mga tiyay! Welcome back to my channel! Andito na naman tayo ngayon sa ating panibagong video, mga tiyoy, mga tiyay. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sasabihin ko na sa inyo, since nakita nyo na sa baba ang title ng video na to, yes, that's right, because I'm gonna share with you today, mga tiyoy, mga tiyay, the funny facts about me. So, if you wanna watch this video, guys, please keep on watching. So, the first funny fact about me, guys, is... Magtagalog tayo, ha? Hindi ko itutuloy yung English ko. Hindi ko itutuloy yun, syempre, diba? Kasi sabi ko nga sa'yo, ayokong ilagay ang sarili ko sa langanin, so magtagalog tayo. First, napakalakas kong kumain ng kanin. Yes, mga tiyay, mga tiyay, napakalakas kong kumain. Ay, nako, rice, isang kilo, isang araw ko lang yan. Pag ako lang kakain, isang araw ko lang yan. Yes, ewan ko ba, mga tiyay, ba't napakalakas kong kumain? Kahit na wala kaming ulam, mga tiyay, ay sus, napakaraming kanin pa rin ang nakakain ko. Kahit natuyo o bagoong yung ulam namin, guys, okay lang yan, guys. Basta may kanin. Kanin for me is life. Yung tipong nakikita ko yung mga inasal, guys, ay nako, nasasabi ko talaga, ooh, gutom ako. At pag nandun na kami sa mga inasal, guys, at kumakain na kami, ay nako, yung waiter gustong mag-day off. Pagod na pagod. Gustong mag-leave. Ewan ko po, guys, ang lakas kong kumain. Bakit? So yun, guys, malakas akong kumain ng rice, no? Ang dami explanation, ang dami explanation. Basta malakas akong kumain ng rice. Number 2, guys, nagsasalita ako habang tulog. Yes, nagsasalita ako habang tulog, guys. Nahihiya ako sa husband ko nung bago pa lang kami mag-asawa, guys. Nahihiya ako kasi, ewan ko, so siguro may mga times or may mga days kasi, guys, na buong araw akong pagod. Kaya pag bedtime, guys, pag natutulog ako, nagsasalita ako. May time nga na natakot yung asawa ko nung bago pa lang kami, yung mag-shota pa lang kami, natulog ako dun sa bahay. Natutulog ako, guys, sabi ko, ganyan, yung sabon, nasaan na yung sabon? Nagulat yung asawa ko, ginising niya, huy, anong sabon? Kaya natakot yung asawa ko, baka sabihin kong break na tayo, be, ayoko na sa'yo. Natakot yung asawa ko. So, ayun, guys, yun yung personality na sobrang nakakatawa, for me, nakakatawa siya. Number 3. Pangatlo, guys, is hulaan nyo, minsan lang akong naliligo. Yes, guys, minsan lang akong naliligo. Nakakahiyamang sabihin, pero gusto kong magpakatotoo na minsan lang talaga akong naliligo, like twice or thrice a week. Yung thrice nga, parang palagi na yun, eh. Yes, nakakahiyamang sabihin, mga tiyay, but I have to be true to you. Yes, it's not every day, guys. Hindi ako araw-araw naliligo. Kasi iwan ko, anong meron sa akin? Ako lang bang ganito? Iwan ko talaga, mga tiyay, kung anong meron sa akin? Ako lang bang ganito? Hindi ba laging naliligo? Parang napapagod ako, guys. Iwan ko, wala akong ganang maligo. Pero hindi naman naabot sa punto, guys, na magiging mabaho na ako. Kasi every night naman akong namumunas ng aking katawan. So binabasa ko yung cloth or yung towel at pinupunas ko sa aking katawan. Kasi malagkit din, eh. Pero yung naliligo to. Oh, no! No. I'm sorry. Bahala na kayo kung anong iisipin niyo sa akin. Basta ako, gusto ko lang magpakatotoo na hindi talaga ako palaging naliligo. Alam ko, meron ding iba dyan. Aminin. So, let's move on to number 4. Number 4, guys, is napakatagal kong magbanyo. At hindi ako nagbabanyo, guys, na walang dala-dalang cellphone. Ewan ko, nakasanayan ko na talaga na magdala ng cellphone habang nagbabanyo, guys. At feeling ko hindi ako nakakapaglabas ng sama ng loob sa C-arm. Hindi ko hawak-hawak yung cellphone ko. Ako lang ba? Weird ba ako? Am I weird, guys? Na hindi ako pwedeng magbanyo nang walang cellphone. Siguro nakasanayan ko lang. At napakatagal ko magbanyo, guys. Matagal akong linalabasan ng pupo, guys. Siguro may mga times na palagi akong constipated, guys. Yung nung hindi ako nakakainom ng maraming tubig, kaya siguro nahihirapan akong ilabas ang sama ng loob. Nagkakaloka tong topic na to. Pero yun talaga yung totoo, guys. Number 5, guys, is napakadaldal ko. Hindi ba nata? Napakadaldal kong tao, guys. But not to the point na chismosa na ako. Yes. Pag ako yung makakasama nyo, guys, nako, bigyan nyo ng 10 hours every topic.
Ay naku, iwan ko basta madaldal ako guys. Napakadaldal ko mga tiyay at palatawa ako at ang lakas kong tumawa. Yung parang ang tawa kong uubusin ko muna yung hangin bago ako huminto. Ganon, pero nahihiya lang ako dito kasi baka mairita kayo sa kung tatawa ako ng tatawa. Yes, madaldal ako guys, kaya expect nyo na dito sa channel ko na madaldal talagang tao ang makikita ninyo. Let's move on sa number 6. Ako ay baliw. Not literally baliw mga tiyoy, mga tiyay ha. Lalong-lalo na kapag kasama ko yung mga friends ko guys, ay naku. Baliw talaga ako, masasabi mo talaga, baliw talaga tong si Lovely. Basta baliw ako, hindi ko na i-explain to, basta baliw talaga ako. Nasasabi ko talaga sa sarili ko na, baliw ako. Baliw ba ako? Baliw ako? Baliw? Itanong nyo na lang sa mga kakilala ko guys, kung baliw ba talaga si Lovely o hindi. Next guys is, I love doing funny faces. Faces. Yes guys, that's me. Mahilig akong gumawa ng funny faces. Hindi sa lahat ng picture ko guys na nagmagawa ako ng funny faces. Pero in person guys, pag nakikita ako, like for example, nakilala tayo guys at nagkasalubungan tayo sa daan. Nagawa ko sa aking mukha guys is, pag nagkakasalubungan kami, lalo na dun sa amin guys, sa lugar namin guys, pag nagkasalubungan kami ng kakilala ko, sila, ang ginagawa nila is, ganun. Eh yung sa akin, ganun yung ginagawa ko guys. At pag may mga times din guys na kapag nagko-commute ako, alam nyo yung may mga nanay na may daladalang bata na minsan umiiyak yung bata at minsan natatawa kasi ginaganon ko. Ganun, pinapakitaan ko ng aking funny faces guys at minsan yung bata natatawa at minsan umiiyak. So sabi ng nanay, bakit, bakit, bakit? So pagtingin niya, nasakpan ko niya ba? Nakita ko ng nanay na ganun yung mukha ko. So nahiya ako, so ewan ko. So yun guys, I love doing funny faces. So next, let's move on mga tiyoy, mga tiyay, sa ating number 8. Guys, nakakahiya mang sabihin, pero malakas akong uminom. Yes. So not occasionally mga tiyoy, mga tiyay, but pag may time ako, tara, inom tayo. Talaga ako guys, iwan ko na, adik na ako sa pagiinom. Pero not to the point also na nagwawala ako guys pag nalalasing ako or gumagawa ako ng masama or na pinapahiya ko sarili ko, nananakit ako ng tao pag nalasing ako. Hindi naman sa ganun guys. Gusto ko lang uminom. At in fairness, hindi naman talaga ako nalalasing or matagal ako nalalasing. So yun guys, napakalakas kong uminom. Kiber! Pero pag may days naman guys na hindi kami umiinom, mabawi naman ako sa katawan ko. Like gumagawa ako ng shake, fruits and vegetable shakes, yung mga antioxidants, kumakain ako ng mga vegetables na antioxidants guys, para malinis yung katawan ko guys, kahit na umiinom ako, at least nabibigyan ko naman din ng halaga yung sarili ko or yung katawan ko. So yun lang guys, so ganun yung ginagawa ko mga tiyay, mga tiyay. Here's my likes and dislikes. Give it to you man. First mga tiyoy, mga tiyay, is ayaw ko ng mga pagkaing matatamis. Yes, ayaw ko yung ulam, dessert pa yan, ayaw ko nyan. Mga chocolates, ayaw ko ng desserts. Ang ginakain ko lang palagi guys, eh, mga favorite kong mga food guys, is mga pasta talaga. Yung walang mga matatamis. So if it comes to pasta or Filipino spaghetti guys, is hindi ko nilalagyan ng condensed milk. So more on cheese and salt talaga ako guys. So ayaw ko ng matatamis. So that's me, ayaw ko ng matatamis. So, but! Gusto ko ng sweet na tao. Of course guys, gustong-gusto ko yung sweet na mga tao guys. Gusto ko yung malambing, yung maalaga, sweet, yung mga taong sweet. May mga tao talagang hindi sweet at may mga taong sweet naman. When it comes to foods guys, ayoko ng sweet. Pero sa mga taong sweet sa akin, okay lang yun. Don't worry kasi hindi naman kita didilaan para makita kung sweet ka. Titignan lang kita at obserbahan lang kita kung sweet ka. So ganun lang tayo guys. Huwag dilaan, obserbahan, huwag dilaan ang taong sweet. Number 2, I love singing and dancing. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Yung mga Beyonce guys, mga Jennifer Lopez. Kaya nung bata pa ako guys, palagi akong pinapagalitan ng nanay at tatay ko. Kasi inililipat-lipat ko yung salamin namin sa bahay. Dinadala ko sa kwarto at dun ako sumasayaw. Kaya nababasa. So way back high school guys, palagi akong sumasali ng singing contest sa school.
sa entire high school ng Claverian, palagi akong sumasali. At when it comes to dancing, guys, so in terms of dancing, guys, when I was in high school, first year and second year is vloglets ako, and third year and fourth year, mga tiyo, mga tiyay, ako yung school seal ng school namin sa Malagana National High School, Claverian, Misamis Oriental. Let's move on to number 3. Ako po, mga tiyo, mga tiyay, ay marunong magluto. Hindi ako magaling magluto, pero marunong ako magluto. Alam ko paano magluto. Considering na iba-iba tayo ng taste, mga tiyo, mga tiyay, pero pag nakita mo yung linuluto ng isang tao, makikita mo talaga na marunong siya magluto. So for me, hindi ako magaling magluto, pero marunong ako. So siguro isa yun sa mga nagustuhan sa akin ng asawa ko, yung pagluluto, kasi mahilig din siyang kumain eh. Mahilig siyang kumain. Ako mahilig magluto, siya mahilig kumain. Sorry, peace. So number 4, mga tiyo, mga tiyay, is mahilig ako sa kape. Mahilig akong magkape. So kape sa umaga, kung pwede lang sana, magkape din ako sa tanghali at magkape. Dun sa amin, guys, sa aming lugar, kasi yung parents at family ko, guys, is napakahilig talaga magkape. At ang kape nila, guys, is parang ganito kalaki yung mga tasa nila. Yung pagkatapos namin magkape, busog na kami. Next, mga tiyo, mga tiyay, let's move on to number 5. So number 5 fact about me, guys, is ayoko ng math. No. Ayoko. Yes, ayoko ng numbers, guys. I have to tell you this, guys. So, sinabi ko naman ang lahat-lahat sa akin. Nung nag-aaral pa ako, huminto ako ng pag-aaral dahil sa mathematics. Yes, huminto talaga ako. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko kasi nakikita ko ang sarili ko. Hirap-hirap talaga ako sa math. Kaya huminto ako. At pinagsisisihan ko yan, guys, until now na hindi ako nagpursu ng studies ko, guys. At hanggang ngayon, guys, is nasistress pa rin ako sa math. Huwag niyo akong gayahin, mga tiyo, mga tiyay, na hindi ko pinursu yung pag-aaral ko dahil lang sa isang bagay na kinatatakutan ko. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot sa isang bagay. Dapat palagi niyong isipin na kaya nyo to, kaya ko to, kailangan malampasan ko tong problemang to. Kaya nasasabi ko rin to ngayon, guys, dahil in-encourage ko kayong lahat na pag may mga problema kayo, dapat harapin natin. Unang-una natin gawin, guys, is magdasal tayo. Pangalawa, i-share natin ang mga problema natin sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Dahil mabibigyan nila tayo ng solusyon, guys, matutulungan nila tayo. Napakalaking tulong ng ating mga magulang, guys, pagdating sa ating mga problema. Sinasabi ko to ngayon sa inyo, guys, kasi mayroon akong kakilala na nag-suicide siya dahil parang depressed ata siya, may problema siya na hindi niya kaya. So parang sa sarili niya hopeless na siya. So yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, lahat ng problema may solusyon. Dapat positive lang tayo at marunong tayong magtiwala sa ating sarili. At don't forget to pray and don't forget to share your problems to your parents. So that's it, guys. So parang seryoso na kayo dito. Next, let's move on to number 6. So number 6, guys, is ayoko ng taong tahimik. So nakikita nyo naman, guys, na ang ingay-ingay ko dito kahit lang mag-isa lang ako. Ayoko ng taong tahimik talaga. Gusto ko yung taong madaldal, yung masasabayan niya ako sa kadaldalan ko. Gusto ko yung mga taong ganun, guys, na nakakasabay sa kagaguhan ko, sa kabaliwan ko. Basta gusto ko, kasi gusto ko lang masaya palagi, mga tiyo, mga tiyay. Pero hindi naman na ini-che-ini. Pero hindi naman na ine-echapwera ko yung mga tahimik na tao, guys. Pinapansin ko naman at pinakisasamahan ko naman. Pero ang point lang natin dito is gusto ko yung mga madaldal na tao like me. So let's move on to number 7. So number 7, guys, is, so punta tayo sa mga pet, guys. So when it comes to pet, guys, so usually sa inyo dyan marami kayong pet sa bahay nyo. So let's say common pets, guys, mga aso, pusa, ibon. Sa akin, guys, lahat na ng hayop gusto ko, maliban sa ahas. Ayoko sa ahas, guys. Nanunuklaw yan. Lalong-lalo na pag nakatalikod ka, no? Ayoko sa ahas. Pero, joke! Seriously, guys, ha? Joke lang yun. Sa mga pets, guys, is gusto ko yung aso. Pero wala akong aso, guys, kasi bawal pa kasi may mga baby pa kami dito. Gusto kong mag-alaga ng aso, pero isa lang or dalawa. Ayoko na nung marami. At napaka-ayoko ng pusa. Ayoko ng pusa talaga. Ayoko ng pusa. Nainis ako sa pusa kasi ang daming pusa dito at naubos yung mga ulam namin dito dahil sa pusang mga gala. Naubos yung mga ulam namin dito dahil sa pusa at... Sometimes we gotta fit in, but you'll never quit cause when I'm gonna let you in, but see, I don't care what you might think.